pag-usapan natin ang evidence. Marami ay kung hinawakang kaso pagdating sa deficiency tax assessment, ang priority ng BIR is tama ba, adequate ba, appropriate ba yung evidence mo. Pag-usapan natin. So para natin maunawaan yan, kailangan nating i-analyze yung ating Supreme Court, mga desisyon ng ating Supreme Court para mabigyan kayo ng mabuting advice. Eh, saan mas magandang kumuha ng advice? Eh, di sa Supreme Court na. Kung babasahin nyo itong kaso ni Tambunting, okay, kilala nyo naman si Tambunting. Di ba siya yung nagpapautang ng tingi? Ayun, retail lending ang tawag dun eh. So, nagpapautang siya ng tingi. May hawak akong iPad. So, ngayon, dinisallow ng BIR yung napakalaking expenses niya. Maaring itong decision na to ay hindi na applicable sa atin o sa inyo because nangyari to ng 2003 at ang batas na pinag-uusapan dito ay yung tax code nung panahon ng martial law. Now, pero maigi pa rin, ang buod lang naman ang sinasabi ng Supreme Court, evidence is king. So kung sino yung mayroong ebidensya, panalo. Sa puntong ito, nanalo yung BIR. Kasi may ebidensya nga si Tambunting. Ang problem, hindi in accordance with the tax code yung kanyang ebidensya. Basahin natin yung naging desisyon ng ating Supreme Court. Ito po siya. Okay. Ayan. Ito po yung ginamit na batas. Ayan. Okay. So, babasahin natin yung pinaglalabanan. Yung battleground. The requisites for deductibility of ordinary and necessary trade or business expenses like those paid for security and janitorial services, management and professional fees, and rentals, o tatlo ah, security and janitorial services, management and professional fees, rental expenses, are that the expenses must be ordinary and necessary. Alam nyo, kukopyahin nyo to kasi ito yung elemento ng deductible. Dalawang klase ng expenses. Deductible. Ibig sabihin, pwedeng i-less o i-deduct o ibawas sa inyong sales. At yung pangalawa, non-deductible. Hindi pwedeng ibawas sa inyong sales. Siyempre, pag binawas sa inyong sales, mas maliit yung babayaran yung tax. Pag hindi na ibawas, mas malaking babayaran yung tax. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. Diba? O number one, letter A. Expenses must be ordinary and necessary. Letter B. They must have been paid or incurred during the taxable year. And letter C. They must have been paid or incurred in carrying on the trade or business of the taxpayer. And number four, they must be supported by receipts records and other pertinent records. Tatlo ang pwedeng pagpilian. Number one is receipts. Number two is records. And number three is other pertinent papers. Ako, sa opinion ko, huwag magagalit yung lawyer na humawak dito. Hindi niya minaximize yung available remedy na sinasabi dito eh. Receipts, records, pertinent papers. Tatlo. Diba? Ang naging ano lang, natalo siya because hindi niya na-explain maigi. Do not expect yung mga judges or justices natin na iintindihan yung situation natin. Hindi naman sila involved dyan eh. Diba? So, kailangan mong i-explain ng maayos. So, talo. Bakit natalo? Ito ngayon yung naging desisyon. Kung bakit natalo. Iisa-isahin natin.
Sabi dito, with regard to the misclassified item of expense, petitioner's statement were self-serving. Likewise, it failed to substantiate its allegation with clear, convincing evidence as provided under the foregoing provision of the law. So, ano daw kailangan mo? Sinasabi na sa'yo eh, clear and convincing evidence. So, mga CPAs, mga accountants, join kayo, naghahanap ako ng mga collaborators. Magtulong-tulong tayo. Nakadevelop na ako ng clear and collaborating evidence para yung expenses ninyo ay makaakyat sa pagiging deductible expense. Sabi niya rito, susunod nating pag-usapan, in order cash voucher, ayan ha, ang liwaliwanag eh, in order that cash voucher may be given probative value, this must be validated with the official receipt. Kaya ngayon, mga bossing ko, ha, merong e-invoicing. Mamaya, explain ko sa inyo, ano benefits ng e-invoicing sa inyo. Okay? Napakaganda ng e-invoicing ng BIR. Sana i-ano ninyo. Petitioner management professional fee were disallowed as they were supported merely by cash voucher, which the division correctly found that have little probative value. So, yung voucher mo, kung hindi siya supported ng official receipt, walang kwenta. Walang kwenta yung voucher mo pag hindi supported by official receipt. Ang liwaliwanag. So, ano dapat natin gawin? Mababasa natin dito kung ano ang pinagagawa sa atin ng ating court. Specifically, ang ating Supreme Court. Ito po. As previously discussed, the proper substantiation requirement for expenses to be allowed is official receipt or invoice. So, may lusot pa dyan kasi sinabi other eh, or hindi na maximize yun eh. Okay? While rental payments were substantiated to the applicable expanded withholding tax, such return are not document required by law to substantiate rental expense. So ngayon, maliwanag dito yung 1604 CF nyo o 1604E at saka 1601 EQ nyo, hindi pwede. Diba? Na substantiation sa expense. Kailangan, actually, dalawa na lang ngayon, so sabihin ko sa inyo, is kailangan official receipt or adequate record. Yung sinasabi ng batas. Moreover, petitioners, anong utos? Petitioner should have submitted official receipt to support its claim. Yun ang utos ng Supreme Court. Mag-submit ka ng official receipt. Kaya yung electronic invoicing, tsaka electronic e-receipting ng BIR, very powerful. Didiscuss ko mamaya. Moreover, na-discuss na yan. Okay. Again, sabing ganon, we affirm the foregoing holding of the City and Bank for the reason therein stated. To repeat, deduction for income tax purposes partake the nature of tax exemption and strictly construed against the taxpayer who must prove by convincing evidence that he is entitled to the deduction claim. Tambunting did not discharge its burden of substantiating its claim for deduction due to inadequacy of its documentary support of its claim. Its reliance to withholding tax return, cash vouchers, lessor certification, and contract release was futile because such document had scant probative value. Ayun na yung sekreto. Hindi daw discharge properly ni Tambunting yung kanyang obligation na mag-substantiate. O ngayon, puntahan ngayon natin yung electronic invoicing ng BIR. Which is, sabi ko nga, maganda para sa mga taong bayan
na gumamit nito. Specifically natin pag-aaralan itong RR 9-2012. Nakasulat na rito, yo. Tingin ko kinopya lang ng BIR yung desisyon ng Supreme Court tas nilagay lang dito, yo. Under section 2, the sales and purchase data that will be generated and verified through the EIS are admissible provided this comply with the information required with the information data requirements under existing revenue issuances and the minimum information required under section 113 of the same tax code. Turuan ko kayo dyan, ha? Susunod nating meeting, turuan ko kayo, ano ba yung, meron na akong electronic invoicing, hindi pa pala pwedeng maging, yun yung sinasabi, hindi pa siya pwede. Kahit may electronic invoicing ka, hindi pa siya pwedeng maging valid evidence. Kailangan magdaan pa siya ng isa pang process. Yun yung sinasabi rito. And number 3, only purchases data that are validated. Ayan, validated in the EIS shall be allowed for purposes of claiming input tax. Ang ganda! Under section 1110 of the tax code as amended or for claiming deductible expenses for purposes of the income tax under section 34A1B of the same tax code. So kung kayo po gusto nyong tulungan yung inyong supplier o gusto nyong tulungan ang inyong customer, yun lang naman dalawa, sales eh. Buy and sell lang naman yan. Di may customer ka sa kanan, may buyer ka sa kaliwa. So kung gusto nyong tulungan, kayong tatlo ay mag-register sa BIR e-invoicing. Ngayon, ito lang ang sinasabi ko. Kung uncomfortable kayo, doubtful kayo na yung data ninyo ay hindi magiging safe, okay? O maibebenta sa ibang tao kasi nandiyan yung pangalan ng buyer nyo, pangalan ng seller nyo, at nandoon din yung presyo. Pwede alam niya kung sino man yung siraulo dun, corrupt na BIR official o corrupt programmer ng BIR, kunin yung data at magnegosyo sila, ikumpit ka. Babaan yung presyo, kumuha dun sa kapila, bababaan yung presyo, bebenta rin dun sa ano mo, sa customer mo. Pwedeng ganun mangyari, pero hindi ko sinasabi na mangyayari yon. Okay? Mas maganda yung meron kang precaution. This is only a warning. Nasa sa'yo naman ang desisyon yun. O pwede ka rin kumuha ng resibo.ph at makipag-collaborate sa akin. Confidential data mo, yun ang sinasabi ko. Confidential data mo, privately owned mo at privately protected mo. O di safe yung kaisipan mo. Again, very important ang evidence. O mag-release ako ng mga ganitong video para mas marami pong tao ang makinabang. At naghahanap po ako ng mga bookkeepers, mga accountants, mga bagong pasang CPA. Ite-train ko po kayo sa paggawa ng financial statement, mga CPA na gusto maging auditor. At doon naman sa mga bookkeeper, ite-train ko kayo sa tax bookkeeping. Okay? Mag-usap-usap po tayo. Kontakin nyo po ako. Nandiyan lang po yung numbers ko. I-PM nyo ako, i-email nyo ako. At mag-comment kayo sa baba whether nasa tax specialist sa YouTube or sa ka-taxpayer Facebook. Maraming salamat. Peace and happiness be with you, mga ka-taxpayer kong minamahal for life.